we prepare not only the bridal shower, not only the baby shower, we prepare to accept the baby as another human being. Sapagkat, ang mahalaga, we might prepare everything, but the personality ang hindi handa. Doon natin mauunawaan. Kaya pala may simbang gabi, tatandaan nyo to, ha? Ang definition ng simbang gabi ay Novena of Masses for the perseverance of the nation in faith and the preservation of our holy religion on this part of the world. Yung pala, yun ang ugat ng simbang gabi. Manatiling Katoliko ang Pilipino at mapangalagaan ang ating banal na rehilyon sa bahaging ito ng mundo. Kasi pwedeng mangyari na nagpapatuloy ang simbang gabi pero hindi na pala Katoliko ang tao. Parang ready'ng tanggapin ang birthday pero hindi ready tanggapin ang baby. Ang unang gabi ng simbang gabi ay patungkol sa mga youth. Yung first day ng simbang gabi is National Youth Day. Para tanungin, baka naniniwala ang mga lolo't lola, ang mga tiyo't tiya, mga tatay at nanay, pero iba na pala ang nasa puso ng mga youth. May tinatawag sila simbang gabi o simbang puto bumbong. Simbang gabi o simbang jewa kasama ang nobya. Baka nahaluan na, pero hindi na nanatili ang pagtanggap kay Jesus. Yung narinig nating gospel, binanggit na si John the Baptist ay isang pansamantalang lampara, ilawan. Kasi naliwanagan ng tao, may dadating kasunod si John the Baptist. Pero pansamantala lang siya. Kailangan nilang maunawaan ang liwanag ni Jesus. Tatanungin tayo, ano ang lampara ng buhay mo? Baka ang iyong career, baka ang iyong ambisyon. Sa mga bata, makapasok sa magaling na university. Pero may lugar pa ba si Jesus Christ? Kasi baka maging successful ang tao, pero baka hindi maging successful ang kanyang pagiging makatao. Nanalo sa gera ng ambisyon, but the humanity failed to survive. Alam po ninyo, ang simbang gabi, minana natin sa Mexico. Pero tignan nyo ang nangyayari sa Mexico. Until now, galit ang gobyerno sa simbahan. Alam nyo ba, sa Mexico, hindi pwedeng patunogin ang kampana ng simbahan? Hanggang maaari, bawal ang prosesyon. At hindi rin pinapayagan
na ang piyesta ng patrona ay legal holiday, anti-clerical ang gobyerno. Pero, wonder of wonders, the faith is surviving even among the young Mexicans. Para sabihin, isang paraan ng protesta, pili-pili ko si Jesus. Kaya nga, sa Mexico, pati yung sigaw na Viva Cristo Rey, long live Christ the King, is considered a language of protest. Para sabihin, ayaw ng gobyerno, gusto ko. Kaya nga ho, sinasabihan namin ang mga seminarista, magdadasal ka pa ba kapag wala ka sa seminaryo? Magkukumpisal ka pa ba pag nakagawa ka ng mabigat na kasalanan nang walang nakabantay? Kasi baka hindi mag-survive, sumabay ka lang sa schedule ng seminaryo, pero paglabas, walang kaluluwa. Sana ho ang simbang gabi, preparing the personality for the coming of Jesus, preparing to declare ang liwanag palit ng palit, pero naliwanagan na ako. Sana kung ano yung marangal, yun ang nananatili sa atin. Kasi bakit maraming Pilipino ang naniniwala pa rin sa mga trolls? Bakit may mga Pilipino na nag-aaral para kumita ng malaki, hindi para maging edukado? Bakit may pamilya pero walang ugnayang makatao? Doon tayo patuloy na pinupurify para masabi, hindi lamang ang pagtanggap kay Jesus, mahalaga din ang pagtanggap sa isa't isa. Itong pamilya na nagsindi ng ating Advent Wreath, ang sabi ko sa kanila kanina, yung bata na binuhat para magsindi ng kandila, Totoy, buti ka pa, naranasan mo yan. Kasi nung ako'y bata, walang Advent Wreath sa simbahan. Ipinaparamdam sa bata, may lugar basta interesadong manalig. Doon mo mauunawaan ang first reading. Kasi yung palang mga Hudyo, napakasuplado nila tungkol sa templo. May kanya-kanyang lugar, katulad ng mosque ng mga Muslim. Yung malaking plaza sa harapan ng templo, lalaki lang ang pwedeng naandoon para mag-interesado lang ang Diyos sa dasal ng mga lalaki. Doon sa mga koridor sa tabi, andoon ang mga babae at mga bata. At yung mga foreigner, hanggang gate lang kayo. Para bang Israel lang ang mahal ng Diyos. Yung binabanggit sa first reading, ipinakita. Kaya nga siguro tayo Catholic Church. Ang ibig sabihin ng Catholic, universal, the whole world. Binabanggit sa first reading, the foreigners will be accepted in the main hall of the temple. Ang pwede lang magpasunog ng baka at tupa ay ang mga Hudyo. Pero binabanggit sa first reading,
tatanggapin ko ang alay ng iba't ibang bansa para sabihing they are precious like everyone else. Kung dumadami ang Katoliko sa Korea, sa Vietnam, sa Singapore, baka bilang na ang araw na hindi na lang ang Pilipinas ang Catholic nation in Asia, tinatanggap ng Diyos kahit ang mga bagong salta. Kaya nga, ang ilaw ng Diyos, ang lampara ni Jesus, patuloy na inaalok at patuloy na tinatanggap. Sana kung tinanggap natin, lumalalim pa rin sa atin. At kung tinanggap ng ibang bansa, baka maunahan pa tayo sa paglalim at sa paglawak. Sana ho maipakita natin, tinanggap natin ang pananampalataya, not only as a practice but also as a value. Kaya nga daw tayo talkative na bansa, larawan yon na hindi tayo masungit kasi hindi masyadong talkative ang mga ibang Asian country. Medyo self-centered sila. Sana ho, kung ano man ang magandang katangian ng Pilipino, makita doon nagsusurvive ang perseverance of the nation in faith and the preservation of the holy faith on this part of the world. Sana kung naging katodiko ang ating mga ninuno, kaya nating sabihin, ipapamana ko at tatanggapin ang pamana. Ang pananampalataya ay pamana. May the light of Jesus, which is more permanent than the light of John the Baptist, become a picture, a power of a world na na-enlighten at nabago dahil sa ilaw. Sana ang mga susunod na simbang gabi ay sisikapin nating ano ba ang inaasahan sa akin ni Jesus. Ang simbang gabi ay baby shower ni Jesus. Pero ang mahalaga, tanggap natin ang baby higit pa sa mga bagay. Kasi baka matabunan ng regalo sa ilalim ng Christmas tree ang Panginoon na nag-birthday. Patuloy nating tanungin, buhay pa ba ang liwanag ni Jesus sa ating buhay? Amen.